Ito po ang Malalag Bay, and this is one of the major bangus production areas in Mindanao. Umaabot po ng Visayas ang mga bangus dito, Tacloban, Iloilo, Bacolod, and the whole of Mindanao. Ikaw, matagal ka na sa fish cage farming. Ano nakikita mong pagkulang ng gobyerno? Bakit in spite of what you are doing, kulang pa rin yung isderat sa Pilipinas? Produce more fry. We have to produce more fry, and hindi pwede yung gobyerno kasi ang maglalagay ng hatchery site. Dapat in coordination with the private sector yan. Private sector. Private sector. So, supporta lang ng gobyerno kailangan. Yes po. Oh. So, aside from the lack of fry and fingerlings, ano pa nakikita mong... Feeds po. Napakamahal ng feeds natin. Ang yumayaman lang po lahat ng mga feed company. So, why can't the government help us produce feeds? Yeah. In good quality and less cost. Oh. So, yan lang naman ang problema talaga natin. Yes po. No? Iba't nagagawa ng ibang bansa na tinutulungan yung mga grower nila. Ba't tayo hindi? Yeah. Projection mo, ngayon ang farm gate price magkano? 160. 160 na? Per kilo. Akala ko 156 lang last week. Last week yun. Oh, okay. 160 na. 160 anong projection mo sa presyohan ng bangos? It will go up as high as 170. All-time high yan po. Kasi sa nangyari sa Visayas na binagyo, for a period of up to June yan. Ang sinasabi ni Jothon Lanzar, yung isa sa mga malalaking fish cage operators na kausap natin kanina, ini-expect lang tataas yung presyo ng bangos. So, while of course this is a crisis, we could also look at this as a window of opportunity. And kailangan na nating suportahan ang industriya na ito. Tulad ng sinabi ni Jothon kanina, hatchery, feeds, and of course correct policies ng gobyerno in as far as fish importation is concerned. So yun po ang mga bagay-bagay na dapat nating matutunan sa gobyerno. And although I'm out of government right now, I am continuing my advocacy for food sufficiency. Sapagkat hindi ako naniniwala na kung ganito kalawak yung ating area and we have 36,298 kilometers of coastline all over the country. Sa Mindanao pa lang, napakaraming areas. Hindi ako maniwala na hindi tayo pwede maging food sufficient or fish sufficient. All that we need to do is correct policies. At tingnan natin yung ating potentials as a major food production area in this part of the world. Mula po rito sa Malalag, Manny Pinyan.